Marami po mga tao kuminsan, ang problema nila sa buhay ay hindi bulkan na sumasabog, hindi baha na tumataas, kundi kapwa-tao. Some people in our world can be very irritating. In fact, some can be very vexing that they destroy your sense of peace and well-being. Ano po ba ang mapapala natin mula sa Biblia kung paano makikitungo sa mga tao na magulo? Magulong kasama, ginugulo ang ating isip, ang ating damdamin. How can the Bible equip us to deal with people who tax our patience, vex our spirit, and bother our peace? Sabi po sa 2 Timothy 3:16 to 17, all scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the man of God may be thoroughly equipped for every good work. So ang salita ng Diyos ay sapat upang tayo turuan, ituwid, bigyan ng liwanag, at bigyan ng gabay sa lahat ng bahagi ng ating buhay. Sa Bible tayo kukuha ng karunungan kung paano makikitungo sa mga taong pampagulo sa ating buhay, how to deal with irritants. Yan ang pamagat ng ating pag-aaral. Salamat Amang Diyos dahil kami ay mayroon pang buhay sa araw na ito. Pinahiram mo pa kami na isang araw na buhay. Binigyan mo kami na ikakabuhay. At binigyan mo pa kami kuminsan ng mga magagandang nalalasap sa buhay na ito. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan, Ama. Lumalapit kami sa ngalan ng aming Panginoong Jesus, ang aming tagapagligtas, ang iyong anak, na iyong isinugo upang kami ay bigyan ng liwanag. Turuan niyo kami, Panginoon, na sa inyong salita na tinipon, na preserve at ngayon aming pinag-aaralan, makahanap kami ng karunungan how to deal with vexing people, with people who can irritate us and take away our peace. Lead us, Father. At nawa sa amin mong pag-aaral ay makakita kami ng mga application. Bigyan mo kami, Panginoon, ng karunungan na bigyan ng personal application ang mga pag-aaral na ito. Be with us, O God. Let your Spirit reside in our hearts. Teach us to obey you. Teach us to be like your Son, Jesus. Father, we commit our study to you, asking you to protect us from all evil men and from all evil spirits. Lahat, Panginoon, ng mga masasamang espiritu, malilisyosong mga tao na nagbabalak ng masama laban sa iyong mga anak na ngayon nagtitipon upang kayo sambahin, biguin ninyo, tapunan ang inyong liwanag, Panginoon, at tupukin ang kanilang mga masasamang balak laban sa iyong mga anak. We hide in the shadow of your love. We hide under the wings of your protection, O Father in heaven. Lead us, teach us. Even Lord, we pray that you may take care of our loved ones who are not with us right now. Sila man, ilalayo niyo sa mga sakuna at pagpapalain. Sa ngalan ng Panginoong Jesus, ito pong aming dalangin. Amen. How to deal with irritants? Piliin po natin kung alin sa mga puntong ito ang bagay na i-apply natin sa buhay, kung sino ang dapat na pag-applyan ito at kung paano. How do you deal with irritating people? Yung mga tao na ang inyong tahimik na pag-isip ay ginugulo, ang inyong direksyon ay iniligaw, mga tao na pagka pumapasok sa inyong buhay ay nawawalan kayo ng saya, ng sigla, at nakakaroon kayo ng gulo. Avoid them. Napakahalaga na iwasan ang ganitong mga tao. Proverbs 4:14 to 15. Do not set foot on the path of the wicked or walk in the way of evil men. Avoid it. Do not travel on it. Turn from it and go on your way. At kung maiko-consider po natin na something not good but something evil yung ginagawa ng mga irritating persons, then we should avoid their evil paths. Mabuti naman at maluwag naman ang mundo at marami naman tayong choices kung paano iiwas. At kung hindi natin maiwasan ang mga taong ito physically, kung minsan ay kasama natin sa opisina, kasama natin sa bahay, we can avoid them emotionally. We can avoid them spiritually. Na kahit katabi mo na ay hindi mo patulan, huwag kang sumali sa kanyang mga topics, huwag kang sumangkot sa kanyang mga usapin, at kayo man ay makakaiwas sa ganitong mga tao. That's why it is important to stop and to study people. Hindi lang natin pinag-aaralan ng isang mapa para huwag tayong maligaw. Hindi lang natin pinag-aaralan ang direksyon ng isang gamot o kaya isang produkto na binibili natin para magamit natin sa tama. Marapat na pag-aralan ang taong nakakalapit sa atin at nilalapitan natin. We should look at how they live. We should look at how people conduct their lives and listen to what they say
and listen to what people say about them. Kung minsan ay nakakapagsisi na may mga tao tayong nakikilala. Nagsisi na ba kayo na may tao kayong pinapasok sa inyong buhay? Na dapat sana'y tahimik ang inyong buhay kung hindi lang kayo nasangkot sa taong ito? Marami pong mga tao na nakakapagsisi na sila ay nakasama sa listahan ng ating mga kakilala at nakilala nila tayo, nalaman nila kung saan tayo tatawagan, paano tayo pupuntahan, naliligalig nila ang ating buhay. Pag-aralan ang mga tao. Huwag tayong padadala sa kanilang mga kuminsan ay magagandang mga salita at kuminsan ay tama naman ang mga argumento sapagkat hindi lahat ng tamang argumento ay dadalhin tayo sa tamang direksyon ng buhay. May mga tao na mahilig makipag-away. May point sila, tama sila, pero nasaksak naman. At ikaw ay katabi, nasaksak ka rin. Binarel, nabarel ka na rin. Tama nga ang point nitong ayaw suklian ng driver ng jeepney. Nakipag-away sa halagang 50 centimos, nadamay ka rin. Tama nga ang point ni ganito, tama nga ang ganun. Pero hindi po lahat ng tamang punto ay worth it na ipaggera eh. Do not stop at every station. Do not take every argument. Do not go into every battle. Sapagkat napakaraming dapat na magbubuting gawin sa buhay, limitado ang ating oras at panahon, at pag inubos po natin ang ating oras at panahon sa mga gyerang hindi naman dapat, nawawalan tayo ng panahon para doon sa mga gyerang dapat nating pagtutukan ng pansin. May mga tao are very particular. They will always find fault. They will always criticize. They will always have something to say. Don't have anything to do with these people because they're always courting disaster. Kung ang pinakamatataas na puno ang siyang tinatamaan ng mga kidlat, yung mga taong mahilig magreklamo at gumawa ng gulo ang tinatamaan ng mga bala. Kaya kailangan na hindi tayo laging sumasali sa kanilang buhay. Proverbs 20 verse 9, avoid a man who talks too much. At hindi sinasabi who talks too much lies, kahit totoo ang sinasabi ng isang tao, kahit may point, if he talks too much, sooner or later, he will make enemies. Ang isang taong lagi na lang may comment, lagi na lang may sasabihin, lagi na lang may pintas, kanino man, hindi yan magkakaroon ng maraming kaibigan, magkakaroon ng maraming kaaway. At kung siya'y kasama nyo, ang kaaway niya'y nagiging kaaway nyo rin. 2 Timothy 2:16, avoid godless chatter because those who indulge in it will become more and more ungodly. Huwag daw na tayong sumasali sa mga hindi makadiyos na mga usapin kahit pa nga ang pinag-uusapan ay Diyos. Kahit pa nga ang pinag-uusapan ay theology, kahit pa nga ang pinag-uusapan ay may mga bagay na may kinalaman sa Biblia, kung ang mga nag-uusap-usap dito ay hindi naman talaga naghahanap lang ng katotohanan, kundi naghahanap ng gulo, naghahanap ng away, naghahanap ng babag, ay godless din yung chatter na yan. Tulad ng binabanggit sa Titus 3:9, which obviously is referring to religious talk. People who talk about religious issues. But avoid foolish controversies and genealogies and arguments and quarrels about the law because these are unprofitable and useless. Law na yung pinag-uusapan, law of God, law of tradition, law of custom, law of the people. Sabi, huwag kayong sumali sa lahat ng mga kahangalang mga pagtatalo. Walang mabuting dadulot sa inyo yan. Bakit po ba tayo nag-aaral ng salita ng Diyos? Di pa upang maging mapayapa ang ating buhay? Upang tayo ay magkaroon ng mga magmamahal sa atin at mamamahal? Upang tayo ay patuloy na rumunong, hindi para maging marunong lamang at i-display ang dunong ngayon, kundi para tayo ay maging maunawain sa mga mangmang, upang maging mapagpatawa tayo sa nagkakamali, at upang magkaroon tayo ng kagandahang asal, maging polite tayo, that our ways may be polished, our attitudes may be corrected, and our manners impeccable or be made impeccable. But what happens when you argue on religious grounds and reasons, but you display bad behavior? That you only quarrel and fight. Tama nga halimbawa ang yung theology, pero ang behavior nyo, disobedient naman to authority. Tama nga halimbawa ang argumento mo ay pagpalagay ng tama, pero ang pamamaraan mo, nananaksa ka ng tao sa kanyang likuran. Wala kang utang na loob sa mga nakatulong sa'yo. Nagiging rebellious ka sa mga leaders mo. What's the point na natuto ka? Rebellion was the sin of Satan. Hindi natawag si Satan na ignorant dahil marami siyang alam.
hindi siya natawag na wrong ang kanyang mga approaches at ang kanyang mga premises, pero ang paraan niya, sinusuwag niya ang Diyos. Sinusuwag niya yung dapat sana iginagalang niya. At alam niyo po, even in religious circles, there are many people, natuto lang ng konti, susuwagin ang kanilang Bible study teacher. Umaaten ng Bible study, hindi naman para matuto, para i-display ang kanilang alam, ipahiya ang teacher, at pasikatin ang sarili. Umaaten ng mga churches, hindi upang magpasakop at mag-improve ang character, kundi upang maghanap ng babag, patunayang mas magaling siya kaysa sa preacher o sa pastor. Yan ang mga dapat niniiwasang kausapin. Avoid foolish controversies. Hindi sapat na mayroong magandang argumento, pinag-uusapan, saan ito uuwi? Saan pupunta ang usapang ito? Magkakagulo ba ang mundo? Mag-aaway-away ang mga tao? Masisira ang mga magagandang relasyon? Even Paul said, our knowledge is imperfect and our prophecy is imperfect. Paano mo aawayin ng isang tao sa kanyang paniniwala kahapon? Maaaring ang paniwala niya ay mag-improve at maiba next week. Paano mo aawayin ng isang tao sa theology niya last month o last year? Sapagkat yung theology na yon ay dynamic, patuloy na, nahahasa, patuloy na na-fine-tune. Sabi ni Paul, our knowledge is imperfect and our prophecy is imperfect. But when the perfect comes, the imperfect will pass away. So bakit mo gigirahin yung imperfect kung imperfect man yon? Dahil kaya perfect ka at siya ay imperfect, kaya gusto mo siyang awayin? Kaya sabi, iwasan ninyo ang ganitong uri ng mga pakikipagtalo, mga pagdedebate tungkol sa salita ng Diyos, tungkol sa Biblia, tungkol sa mga doktrina, sapagkat napakaiksi ng buhay ng tao. At sino ang nakararating sa puntong alam na niya ang lahat para sabihin niyang, ang paniniwala ko lang ang tama at ang paniniwala mo ay mali? Mahalaga na may paniniwala tayo. Mahalaga na may direksyon ng ating paniniwalaan. Subalit wala dapat maging palalo na mag-isip na alam na niya ang lahat ng tama. Therefore, dapat na siyang makipag-away sa mga taong hindi ganun ang kanilang mga pananalig. The Bible itself says, avoid foolish controversies. So avoid people who always and often get into trouble. Avoid people who always get into quarrels, who are involved in many bickerings. Kaya kung minsan, nagka-girlfriend ka, nabungangera at palaaway, nadadamay ka. Inaway niya isang babae, yung boyfriend ng babaeng yun, inaway ka rin dahil ikaw ang boyfriend niya, gumulo ang buhay mo dahil sa babaeng ito. Kung minsan naman, tahimik na tahimik ang babae, ang naging nobyo mo iba sa gulero, mahilig makipag-away, nadadamay at nadadamay ka. Proverbs 12:26, a righteous man is cautious in friendship, but the way of the wicked leads them astray. Ang taong matuwid ay maingat sa kanyang pakikipagkaibigan. Sapagkat pag tayo nagiging kaibigan ng sino man, ang ating resources ay nagiging resources niya. At kuminsan yun lang ating presence ay nagiging lakas ng loob niya para mag-isip na marami siyang kakampi. Kaya hindi agad-agad ibinibigay ang pakikipagkaibigang malalim, lalo pa nga sa mga taong mahilig, manggulo at mang-away. How else do we deal with irritants? Learn from them. Turn every disadvantage to an advantage. Having an irritant in your life can be a disadvantage, but it can also be a source of an advantage. Learn from what they do and the result of their deeds. If P, then Q. If I did this, then this is the result. Matuto tayo sa mga ginagawa nila, nagiging bunga ng mga pinagagawa nila. And learn from what they say about you. Pag meron po mga nagsasabi ng lahat ng uri ng mga masasakit, mga di magaganda mga salita laban sa atin, ang una nating itatanong, is it true? Totoo ba ang sinasabi niya? Or is it partially true? Or is it completely true? At depende sa kalakihan ng katotohanan na yon, doon nyo lamang ibase ang inyong reaksyon. Kung totoo, pasalamat kayo at nadinig nyong muli ang totoo, because the truth sets free. Because sometimes you can hear the truth about yourself from the mouth of your critics, even from the mouth of your enemies. Kabisan yung mga taong nagmamahal sa atin, mga kaibigan natin ay nabulag na yan sa ating mga kapintasan, tinanggap na nila, minahal na nila tayo, so hindi na tayo matutuwid. Pero pag nakinig ka sa mga sinasabing kapintasan mo ng isang kaaway, lalo totoo, ang totoo noon ay magpasalamat ka at naaalala mo ang mga katotohanan hindi maganda tungkol sa iyong sarili, may benefit din yon, bagamat masakit. Si David, yung kanyang commander na si Joab, siya ay kinriticize.
David was criticized by his commander because David had a son, Absalom, who rebelled against him and who fought his army. At nung napatay ng army ni David yung anak niyang si Absalom, ay pinagluksa ni David si Absalom, nagtampo ang kanyang hukbo. Sabi niya, at sa lagay pala, ipinagluksa niya yung kalaban natin na naman napatay natin. So mamabutihin pa niya na tayo ang mapatay ng anak niya na lumalaban sa kanya dahil ipinagluksa. True or not, valid or not, sumama ang loob ng kanyang mga hukbo at kinriticize ni Joab ang kanyang hari na si David. That kind of criticism was valid because the point being raised by these people was valid also. So what's important? Listen, study, and observe everything. Tingnan natin, bukas ang ating mata. Sabi mo, itong kasama ko na ito, saan niya ako dadalhin? Itong kaibigan ko na ito, itong groupmate ko na ito, itong aking kabarkadang ito, saan niya ako dadalhin? No? Observe anything. Matthew 24:32, now learn this lesson from the fig tree. As soon as its twigs get tender and its leaves come out, you know that summer is near. So pati mga ginagawa ng isang halaman, lumalabas ba ang dahon niya o hindi, ay dapat bantayan sa pagitan ng maraming kahulugan at maraming relevant sa buhay ng tao. Kaya dapat inoobserbahan. At kung halaman na hindi naman niya kaya maglakad, ay inoobserbahan lalo ang tao na pwede maglakad, pwede magbuhat ng kanyang kamay laban sa inyo, pwede magkonbinsi sa inyo, dadaling kayo sa mali. Obserbahan lagi ang isang tao. Hindi lahat ng tao na napagkatiwalaan na natin ay patuloy na dapat pagtiwalaan. Kahit sa mga organisasyon. Maraming mga tao magsisimula malinis ang hangarin, malinis ang gawa, malinis ang pamamaraan. Subalit oras na siya'y napagkatiwalaan na, di man niya balak nung una na maging marumi, isapagkat pinagkakatiwalaan na hindi na siya naitutuwid, hindi na siya nababantayan, hindi na siya na-check, nagsisimula na siya ngayong maging marumi. At hindi natin alam na yung palang taong ito na pinagtiwalaan natin nung araw dahil malinis ang pamamaraan ay ubod na pala niya ng dumi, pero patuloy pa rin natin pinagtitiwalaan dahil sinusukat niya doon sa dati na nating nalaman noon pa na nagbago na palang matagal na at hindi na pala siya yon. Kaya pati ang pinagtitiwalaan natin ay patuloy nating nire-review kung dapat pagtiwalaan, anong degree ng pagtitiwala ang dapat. Kaya nakikita niyo kung minsan yung mga corruption sa mga opisina, corruption sa mga pamahalaan, corruption sa negosyo, corruption kahit saan, nung una wala naman eh. Nagtiwala ka na ng tiwala sa iyong katiwala, yung pala naging katiwaldas na. Nagkatiwala ka na ng tiwala sa inyong bantay, yung naging bantay sa lakay na pala ito. Sapagkat ang tao ay pwede magbago. At ang isang nakakalungkot, pati ang Diyos nung tinignan niya ang mundo, nung pamansimula sa Genesis, ay nalungkot siya. Sabi niya, ba't nga ba ang mga taong ito ay nalikha pa? Wala na silang alam, wala na silang inimbento, kundi mga kaguluhan at mga kasalanan at mga karumihan. Bata man at hindi nyo bantayan ng lagi, sa unay tama ang ginagawa niyan, pero pag nalaman niya hindi nyo binabantayan at may ginagawa siyang isang kabalbalan, tapos na hindi siya naitutuwid at napapalo, gagawin niya ng gagawin hanggang palalayan ng palala. Isa mang kahera na hindi ino-audit, sa unang araw ay malinis, sa pangalang araw, sa pangatlong araw, pag nakakasampung araw na yun, o sampung buwan na hindi ino-audit, ang dami na pala niyang na ginagawang hokus-pokus, debit, credit, kupit ang nangyayari. Kaya ang mga tao, mga kapatid, lagi natin chine-check. Kahit asawa, okay, naniwala na ako ng naniwala sa kanyang pasya dahil ang track record laging tama, pero ito bang magiging pasya na niya na ito ay tama, dapat ko pa rin reviewin. Hindi tayo dapat na mawalan ng pagbabantay. Because the devil prowls around like a roaring lion seeking someone to devour. Nagaantay ng pagkakataon. Tatandaan natin ang mga problema ay hindi laging nandun sa simula. Subalit sa ating pagwawalang bahala, lumalaki ang mga yon. So review, what is the effect on you of the people around you? Anong effect ng inyong kaibigan, ng inyong kabarkada, ng inyong mahal sa buhay? Proverbs 24:32, I applied my heart to what I observed and learned a lesson from what I saw. Kumisan ang nakakalungkot. Maraming mga tao habang sila ay nasa poder ng magulang, ang dami nilang reklamo tungkol sa kanilang magulang. Hindi sila natutuwa sa ugali ng magulang nila. Ang magulang nila ay masungit, ang magulang nila ay maramot, ang magulang nila ay ganito, ang magulang nila ay ganon. Pero, nung naging mga magulang na,
ganon din sila. Inuulit lang nila ang mga kamalian ng mga magulang nilang dati nilang tunutuligsa nung sila yung mga anak na nagdurusa. Because we never learn from what we see. Because we never learn from the mistakes of people around us. That's why it is important to be observant. And the Bible is light on our path that says, don't walk this way, walk here, walk that way. Nakikita na natin napakaraming mga nangyari sa mga taong gumawa ng ganito, ang naging bunga ay ganun, tapos ganun pa rin ang gagawin natin, di ganun din ang magiging bunga. Observe. What else do you do with people who irritate you? Well, ignore them. Especially if their issue, their concern, especially if they do not pose imminent danger or real threat to life, to safety, to property, or to your well-being. Kung dal-dal-dal-dal lang, hayaan nyo na, palampasin nyo na, ang chismis ay namamatay pagka hindi sinasagot. Humahaba lang yan pag sinagot nyo. Parang tennis, nagpukol sa inyo ng bola, hindi nyo naman pinalo pabalik, di walang babalik. Magpupukol uli yan, hindi nyo uli pinalo, ang gano'n, ubos na yung bola niya, tama na. Pero habang pinapalo niya, ibabalik niya, pinapalo niyo, binabalik niya, ang tagal ng laro. At gano'n ang mga away. May sasabihin si gano'n, magko-comment ka, makakarating naman sa kanya, ko-comment siya, hindi na matapos-tapos. Ignore them, especially if they do not pose real threat. 1 Corinthians 6:7, the very fact that you have lawsuits among you means you have been completely defeated already. Why not rather be wronged? Why not rather be cheated? Sapagkat sinasabi ni Paul sa mga Corinthians, tiisin nyo na, pagpasensyahan nyo na, palampasin nyo na kaysa demandahan kayo ng demandahan ng mga maliliit na bagay. Ikagastos pa kayo sa abogado, nahirapan pa ang loob nyo, nag-away pa kayo. Pero hindi po universal itong teaching na ito. Paul was addressing a very specific group of people concerning very specific problems. Hindi ibig sabihin na lahat ng Kristiyano sa lahat ng panahon, sa lahat ng lugar, hindi na pwede magdemanda ng kapwa Kristiyano. Pero ang sinasabi dito, kung mas malaki pa ang magiging damage sa'yo ng pagdedemanda mo, nasira pa yung testimony ninyo, palampasin mo na lang. May mga bagay na mas kapakipakinabang na palampasin. Pero kayo po ang humusga kung may mga bagay na hindi dapat pinapalampas. So kayo ang mag-judge noon. Hindi tayo bound to always not bring anybody to court dahil lang sinabi dito sa Corinthian. Kasi this was a specific solution to a very specific issue of very specific people. If you find universalization in it and application in your life, do it. But if you think that it will really damage other people and more people and it will not really bring out the truth to just say, bahala ka na, hindi na kita papansinin, kayo magpasya nun. Kailangan nating ipanalangin yan ng mabuti. Kung minsan naman kasi, yung pagod natin sa pakikipaglaban, higit pa mang mahal kesa doon sa premyo ng pananalo. Kaya dapat nag-iisip din tayo na it's not worth it. A major train does not stop at every station. Pinipili niya kung saan siya titigil. And of course, you have to learn to choose your battles. And there are many battles that are just not worth it. So, ignore. Try to ignore people. What do airplanes do when there's a storm? They fly above the storm. Ilang beses na yan, lalo at domestic flight. Hindi naman sobrang tumataas yung mga aeroplano. Kung may masamang panahon, sasabihin ng kapitan, fasten your seatbelt, there is a turbulence or there is a storm and we're going to fly high above the storm. Tatandaan po ninyo mga kapatid, magulo lang ang himpapawid habang malapit sa lupa. Madali lang bumagsak pag malapit ka sa lupa. There is a certain distance from the ground wherein you will not even fall dahil hindi ka na hinihila ng gravity. Yung mga astronaut, lumulutang-lutang na sila kung saan sila naroon. Tinuturoan silang paano kikilos kung ikay hindi nahuhulog at lumulutang ka lang. At maraming mga flight, nagkaka-turbulence lang yan pag nagla-landing o kaya pagka nagte-takeoff kasi malapit pa sa lupa. Pero pag mataas na mataas ka na, hindi ka na kayang abutin ng hangin. Mga kapatid, read the metaphor. Pagka ang spiritualidad natin, napakalapit lagi sa lupa, abot na abot tayo ng lahat ng bagyo, lahat ng hangin. Binabangga-bangga ka ng mga ibon, ng mga saranggola, pati yata yung pag-i-stretch ng mga nag-e-exercise na abot ka na kasi ang baba mo. Pero kung mataas ang lipad ng iyong espiritu, di ka kayang abutin. Hinahayaan mo lang sila sa babang magkagulo, tahimik ka at payapa
tulad ng mga himpapawid na malayo sa lupa. When people are vexing, when people are always talking, and when people are always making trouble, fly above that storm. Have a space in your heart that cannot be reached by any kind of talk or trouble or intrigue. Then you can have peace wherever you go. Kung ang atin pong kapayapaan ay iaasan nyo sa kabutihan ng tao, hindi kayo magkakaroon lagi ng kapayapaan dahil maraming tao ay hindi mabuti. Kung ang kapayapaan natin ay iaasan nyo na kayo hindi pinagwiwikaan ng masama, hindi chinichismis, hindi pinipintasan, eh saan kayo pupunta para mangyari yan? Pero kung ang inyong kapayapaan ay nakaasa sa inyong pananalig sa Diyos, sa inyong pagkakilala sa inyong sarili, at sa inyong marunong na pagpapasya na nagsasabing, hindi ako paaabot ng ganon-ganon na lamang, lalo sa tao lamang na ito, tahimik ang inyong kalooban. Peace is something that you have inside of you. You must never depend on other people to hand it to you on a silver platter because they want your head on that silver platter. Huwag tayong umasa dyan. Proverbs 20 verse 3, it is to a man's honor to avoid strife, but every fool is quick to quarrel. Ang mga mararangal daw na tao at karangal-rangal kung sila ay umiiwas sa gulo. Pero ang mga hangal daw, madaling makilala, laging naghahanap ng gulo. Naghahanap ng argumento. Naghahanap ng debate. Naghahanap ng mga pagkakataon para mapatunayang magaling sila na meron silang alam. Pero tandaan niyo po, ang mga karunungang espiritual, ang tunay na dulot niyan sa buhay ay kapayapaan, kababaang loob, kabutihan, kagandahan ng asal, hindi kagaspangan at hindi pagiging malaswa o kaya hindi pagiging taksil o kaya hindi pagiging walang utang na loob sa mga dapat tingnan at tanawan ng utang na loob. Yan ang karunungan ng mga hangal, gulo ang hinahanap. And even in religious circles, religious students or scholars or so-called theologians can also love to quarrel about teachings and ideas. And most of the time, they really only want to prove themselves. Kung minsan estudyante, inaawa yung teacher. Siyempre, sisikat ka. Kung inaway mo ba si aling tekla dyan sa kanto, ay sisikat ka. Pero subukan mong awayin, halimbawa ang isang senadora o presidente o artista, nasa dyaryo ka agad bukas. Kung ikay naging kerida ng isang tricycle driver dyan na hindi kilala, na tatlong beses ka nang nanganak, hindi ka pa napag-usapan. Pero kung naging kerida ka ng asawa ng isang sikat, napag-usapan ka na agad. Even in religious circles, people try to be popular and famous by picking up quarrel with those already well-known. So hindi mo dapat bigyan ng pagkakataon. Marami pong mga tao, ganyan lang ang gusto sa buhay, magpasikat, patunayan na marami silang alam, at gusto nila sirain yung mga taong kinakainggitan nila. Yung mga taong gusto nilang maging, kung hindi nila matupad yon, hindi nila maging katulad, hindi nila madaig, sisirain nila yon sapagkat yan ang kahulugan na mainggit. You want to destroy anything that is beautiful. I heard someone said, at natawa ako, sabi niya, don't hate me just because I'm beautiful. Baka gusto yung sabihin niya sa mga nagagalit sa inyo nang walang dahilan, don't hate me just because I'm intelligent. Don't hate me just because I'm rich. Don't hate me just because I'm popular. Don't hate me just because you cannot be me. Pero marami pong ganong mga tao, huwag na lang patulan. And what do you do? How else do you deal with these irritating people? If you must, if you absolutely must answer them softly. Sumisigaw sila, huwag kayong sumigaw. Nagagalaiti sila, huwag kayong manggalaiti. Kasi pag pareho na lang kayo, di pareho lang pala kayo. Kailangan iba yung inyong behavior. Impeccable. You must be like a pond without blemish on its face. You must be the picture of serenity. And only through that imagery, people around you will say who the foolish one is and who the wise one is. Proverbs 15:1, a gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. Tanda ko yung minsan na may nag-aaway na magkapatid, galit na galit ang ate, sabi ng kapatid na bata, pasensya ka na kasi tanga ako. Ano pa ang pwede mong sabihin? Eh inamin na. Eh, pero pag pinagpilit mo, hindi, tama ako, balikat, amin, hindi matatapos, pasensya ka na dahil tanga ako. Tapos ang usapan.
Ngayon, nasa sa inyo na kung totoo nga ba yun o hindi. Pero hindi ka naman siguro ganun kung napakaganda lang yung paraan, natigil ang awayan, hindi ka talaga kulang sa karunungan. Marunong ka. Pero para kang kawayan na sa lakas ng hangin ay yumuyuko para di mabali. Bakit ka lalaban sa hangin na ubod ng lakas? Hindi yumuko ka. Meron ba namang matapang na lumilipad ang mga bala eh sasalubungin mo? Siyempre yuyuko ka dahil may bala. Kailangan marunong tayo ng ganong uri ng pamamaraan. Kahit aso, di ba ayaw mong magalit sa'yo? Bakit magugustuhin na ang tao ay magalit sa'yo? So galit na nga siya, sasagot ka pa ng mas nakakagalit sa kanya, kahit pamali siya at binaril ka niya at namatay ka, nakulong pa siya, pero patay ka na rin. So bakit mo gagalitin ang isang aso? So kung maaari mga kapatid, huwag niyo rin gagalitin, lalo na ang isang tao. Lalo, galit na nga siya. Pagalit na galit na, huwag niyo na salubungin. Kahit pa kayo tama, magigilang pareho kayong mali at the end of the day. Because maglalaban lang kayo ng palakasan ng boses, palakasan ng katawan, mamaya talagang physical battle na yan. Through a kind answer, you take the wind from their sail. Mawawalan sila ng dapat labanan. So, do not deal with an enemy when very angry. Either the enemy is very angry or you are very angry, it's not the time to settle scores. It's not the time to deal with an enemy. It's not the time to answer a difficult question. Because angry people suffer from momentary craziness. Nakakaroon ng imbalance ang utak, and people become at least temporarily insane when they are very mad. At masisira ang lahat ng ating diskarte. Pag galit na galit ang tao, huwag niyong harapin. Pag galit na galit kayo, huwag kayong humarap. Magpalipas ng panahon. Ecclesiastes 7:9, do not be quickly provoked in your spirit, for anger resides in the lap of fools. Yan daw, nakakandong sa mga hangal yung pagkamainitin ng ulo, pagkamagagalitin. Anger resides in the lap of fools. So a wise person will not be easily provoked. Pinoprovoke ka na nga, hindi mo pa pinapatulan. Because that is a measure of your very well-polished humanity and spirituality. At kung minsan ginawang ka ng masama, dahil pinatulan mo't masama na rin ang iyong ginawa, nauna siya, nahuli ka. Ang nakakalungkot nun, ikaw pa ngayon na nagsosorry. Naranasan nyo na ba yun? Ginawa kayo ng mali, pero sobrang mali ang reaksyon nyo sa maling ginawa niya, na pag tinimbang yun, mas mali na tuloy kayo, kayo pa ngayon nagsosorry. Samantalang kayo yung unang nasaktan at unang ginawa ng mali. So, avoid having to say sorry by not doing anything you will be sorry for. How else do you deal with irritants? When you can and when it won't cost you so much, give them what they want. Sa mga inggit na inggit ka sa buhok ko, halika! Sa'yo na tong buhok ko. Gustong-gusto mo ang ganito ko, sa'yo na. Yun naman, eh kung hindi naman kayo sobrang malulugi, bigay nyo na. Matahimik. Kasi kung minsan mas mahal pa yung lumalabang kayo, bigay nyo na. Romans 12:30, if your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him something to drink. In doing this, you will heap burning coals on his head. Now, let's explain this. Sabi, pagkanto yung kaaway may nagugutom, pakanin mo, siya inauuhaw, painumin mo, at para nang pinutungan mo siya ng mga naglalagablab na baga at pagkainit-init na mga uling. No? Akala nung iba, sige, sadistahin mo, lagyan mo siya ng baga sa ulo. Alam niyo po, wala namang araw, nung araw, walang posporo. Ang bahay ng mga Israelites dapat laging may apoy. Kasi pag magluluto sila, saan sila kukuha ng apoy? So dapat lagi may apoy yung kanilang maliit na lamp. Okay? Kaya isang malaking kapintasan ng isang nanay ng tahanan na ang kanyang ilawan ay namatay dahil naubusan ng langes. Kaya ang description dun sa babae sa Proverbs 31, yung kahangahangang babae, her lamp does not go out at night. Diba? At saka yung sinabi yung mga foolish virgins na ubusan ng langes ang kanilang ilawan, napakalaking kapintasan. Ngayon sabi, kung ang iyong kapitbahay ay kumakatok sa'yo, nangihiram ng baga ng kalan mo dahil yung kalan niya ay nanlamig na at namatay na, ay magluluto siya. Alam niyo naman kasi yung baga, hipan niyo lang yan, lagyan niyo ng mga kung ano-anong mga
to yung mga dahon-dahon, mag-aapoy na uli. Sabi, may kailangan pala siya, ibigay mo and you will heap burning coals on his head. Because people carried their baggage on their heads, no, in the olden days. And they usually would bring a broken pottery or broken jar on their head. Doon mo ngayon ilalagay yung hinihingi niyang baga. So you will heap burning coals on his head. Hindi para mainitan siya. Ang ibig sabihin nito is not to torture your enemy. Ito ay quotation kasi from Proverbs 25, verses 21 and 22. But it means, make them grateful. Okay, may kailangan siya. Ibigay mo. May tatanawin siyang utang na loob sa'yo. So, sinong panalo? Di ikaw. Naabala ka, bumangon ka, binigyan mo siya ng mga baga, nabawasan yung baga mo, pero ano ba naman yun? Meron ka pa naman natira sa bahay mo. Ibigay mo kailangan. Sa isang matinong oras niya ng pag-iisip, eh matatanto rin niyang may utang na loob siya sa'yo. So, ibigay mo kung kaya mo rin lang ibigay. Pero pag-aralan nyo rin, kasi may mga tao na pag binigyan nyo ng kamao, kakainin hanggang sikon nyo. Merong ganon. Wala, kahit sa mga itinuturo natin ng mga ganito at nasa Bible verses, hindi ibig sabihin you will apply to everybody every time. Gagamitin nyo rin utak nyo kung kailan ko ba ito i-apply. Because may mga tao na hindi dapat bigyan ng kahit ano dahil sasandal na sa inyo. Iaasa na ang buong buhay nila sa inyo. Minsan nyo lang tulungan ng pang-enroll isang SEM hanggang mag-PhD yan sa inyo nahihingi. No? May mga ganong klaseng tao, sinusuri nyo yan. At pinag-uusapan natin ng general application ito sa general types of people. But very special people need special study and special treatment. How else do you deal with irritants? Turn them into friends. The best way to beat an enemy is to turn him into a friend. So, intelligent people will always try to win their enemies so that they can become friends. Pag enemy mo siya, lahat ng assets niya gagamitin laban sa'yo. Pag friend mo siya, lahat ng assets niya gagamitin niya para sa'yo. So tell me kung bakit hindi wise to turn people into your friends. So yung nanggagawa ng kaaway, hindi ka naman inaaway ng tao, inaaway mo siya, eh sobrang foolish ka nun. Dahil kahit butiki lang yan, kahit langgam lang yan, makakakagat din yan, mapupuwing ka rin niya, so bakit mo siya awayin? Eh lalo na kung inaaway mo, pader, babangga ka sa pader, eh sobrang ka namang foolish nun. Kaya dapat ang tao hindi palaaway. Remember, ulit-ulitin natin yan. Ang mga palaaway, yung convinced na tama sila. Pero kung tama ka, ba't ganyan ang ugali mo? Kung tama ang iyong alam, eh bakit ganyan ang behavior mo? Sabi ni Jesus, you will know them by their fruits. Ano ba yung fruit? Ano ba yung fruit lagi ng Spirit? Joy, peace, love, di ba? Forgiveness, understanding. Eh pagka hindi ganun ang dinudulot sa inyong karunungan mo, eh huwad na karunungan yon. Mabuti pa hindi ka na lang natuto. Ang mga tao naman ay parang bata, you can make them do anything so long as you play with them first. So bakit hindi ka muna makipagkaibigan? Ecclesiastes 10:11, if a snake bites before it is charmed, there is no profit for the charmer. So kailangan mapaamo mo muna, mapasunod mo muna yung ahas bago mo siya hayaang makatuklaw sa'yo. So yung mga tao rin, imbes tinutuklaw-tuklaw ka, why don't you charm them? It will be better for you. And many people are foolish for no reason at all. They choose to fight their fellow men. How else do you deal with irritants? Siyempre naman, pray for them. Yan ang wala kang katalo-talo dahil dinadala mo sa Diyos ang kaso mo. Pray for them. Matthew 5:44, love your enemies and pray for those who persecute you. Praying for people is profitable. Why? Because they can make us love them. Pag lagi mong ipinagpe-pray ang isang tao, layong taong kang inis ka, galit ka, mapapansin mo kapatid, nawabawasan na yung galit mo at mamaya nagkakaroon ka na ng simpatya na mamahal mo na yung tao. The quickest way to love somebody is to pray for them. But it's no guarantee that they will love you back. Okay? Pero yung ikaw mismo nagbubukas yung isip mo sa kanya, pray for them. And even if you don't fall in love with your enemy or your irritant, praying for people can give us relief. Guminhawa ang iyong loob, lumuwag ang iyong dibdib, gumaan ang iyong panghinga, nakabuti para sa iyo, so ipanalangin mo siya. Philippians 4:6-7, in everything by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. And the peace of God, which transcends all understanding,
will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. So ipanalangin ang lahat-lahat. And finally, how else do you deal with irritants? Bless them. Bless them. 1 Corinthians 4:12, when we are cursed, we bless. Yan ang pinagkaiba ng mga anak ng Diyos. Sinusumpa ka, minumura ka nila, ang balik mo, pinagpapala mo sila. Ngayon, kung minura mo rin, minura ka eh, ba't ka pa naging anak ng Diyos? Pareho lang pala kayo. So dapat, mas mabuti ang ginagawa natin, ang isinusukli natin, kesa sa tinatanggap natin na ginagawa ng iba. Romans 12:17, do not repay anyone evil for evil. Be careful to do what is right in the eyes of everybody. Now, bless them because you're godly. But if you cannot be godly all the time, at least be wise. Bless them because what you plant, you harvest. Kung hindi mo siya kayang pagpalain dahil sa kabahanhala ng iyong puso, pagpalain mo dahil wise ka. Dahil sinasabi sa Bible, Galatians 6:7, a man reaps what he sows. So may binless ka, di ang mapapala mo blessing. May inaway ka, may kinurse ka, di ang mapapala mo curse din. So be wise. Kaya ngayon ang aaway is a mark of foolishness. It's a mark of absolute foolishness. I remember one particular line I read way back in high school and I couldn't remember who said or wrote it, but I'd like to share it with you. Do not bother yourself about a fair or stormy weather. Squalls or wind must sometimes whistle around. When people live together, some will smile and some will frown, but you need not mind them. Travel on as best as you can. Take them as you find them. Huwag niyong hayaan na ang inyong kaligayahan ay maging bihag ng ugali ng iba. Na kung pangit ang kanilang ugali, ay lulungkot na kayo. Mawawalan kayo ng sariling orbit, mawawalan kayo ng sariling kapayapaan sa buhay. Decide to be happy. Decide to be peaceful in spite of the irritants around us. Think of people who irritate you. Think of people who bother you and anger you and apply to them ang mga pinag-usapan natin. Piliin nyo kalinang pinakabagay. Avoid them. Learn from them. Ignore them. Answer them softly. Give them what they want. Turn them into friends. Pray for them. Bless them. Alin man dyan, hindi kayo mapapahamak. At dapat nating isipin, baka naman tayo ang irritant sa buhay ng iba. Magdamag na natin pinag-usapan kung paano tayo ginugulo ng iba, baka naman tayo ay nakakagulo rin sa ating kapwa. Aming Diyos, iyasatin niyo po kami kung paano po kami nakikitungo sa mga nanggugulo sa amin. At lalong-lalo, siyasatin mo kami kung kami ang nakakagulo sa iba. Tendency na namin, Panginoon, na laging sisihin ang iba kaysa ang sarili namin. Ibunton ang lahat ng sisi sa bakura ng iba kaysa akuin namin yung mga dapat naming akuin. Siyasatin niyo po kami, ipakita niyo sa amin kung kami may nakakainis. May ugali ba kami na nakakagulo, kakasira sa iba? O kaya naman, Panginoon, kung kami talaga ang laging ginugulo, ituro mo sa amin how to deal with them. Magbulay-bulay tayo, mga kapatid, yumuko sa presensya ng Diyos. Marapat na gawin ito yung nakakarinig tayo ng magagandang salita mula sa Biblia, ay yumuko, manalangin, humingi sa Diyos ng karunungan kung aanhin natin ang mga napagdidinig natin ito. Humingi sa Panginoong Diyos ng kakayahan na ito'y i-apply sa ating buhay at nawa sa tulong ng Espiritu ng Diyos, makita natin ang mas tahimik na buhay na hindi tayo nagpapagulo sa mga nanggugulo at tayo may hindi nanggugulo ng iba. Be with the Lord for a while. O Lord, bless your people as we ponder your word. May your Spirit reside in our hearts and teach us. Bless us, O God. People of God, be with the Lord for a while and be blessed as you share moments of silence with the Spirit of God.